Ang bilis! Ang bilis! Tinatulak niyo yung friend. Tinatulak niyo, no? Opo. Pagbuo pa yun siya. Nagkita mo, di ko tinulak. Samo, iyak na lang ako. Iyak! 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 Pakala kong shoot ko palang dito. Oxford to bow. Doperman. First week, 0 to 7 days, wala po tayong makikita mga changes o pagbabago sa ating mga alaga. Ang mga kilos at galaw na ginagawa nila ng panahon na hindi pa sila buntis ay tulad lamang sa mga magdadaang pang 14 na araw simula ng huling araw ng shinestad. Dahil dito pa lang po magsisimulang pumunta o magsama ang mga sperm at ang egg cell. Second week, day 8 to 14. Wala din masyadong makikita mga pagbabago. Normal na pagkain, normal na pagtulog, ay ganun pa rin. Makikita lamang na medyo magiging malambing o humihingi ng atensyon ng inyong mga alaga. Ito rin ang week kung saan ay magmimit na ang mga cells. Third week, day 15 to 21. Tinatawag na embryona ang nagsamang sperm at egg cell. Ito na rin ang week kung saan ay papasok na ang embryona sa uterus ng magulang upang makakuha ng nutrisyon. Kung sakaling hindi makapag-implant ang embryona sa uterus, ay wala itong makukuhang nutrients sa magulang at maaaring hindi ito mabuo. Fourth week, day 22 to 28. Ito naman ang week kung saan ay nagsisimula ng ma-develop ang paa, kamay at iba pang bahagi ng katawan ng mga puppy. Mapapansin din ang white discharge sa puwerta ng inyong alaga. Ito ay sign ng mucus blood. Ito ang nagsisilbing takip upang hindi mapasukan ng kahit anong bakterya ang kanilang katawan at hindi maapektuhan ng mga puppy sa loob ng tiyan nito. Fifth week, day 29 to 35. Week kung saan nadidevelop na ang kanilang sex organ. Maaaring lalaki o babae ang kanilang kasarian. Ito na din ang week kung saan ay mas humahaba na ang kanilang pangatawan tulad ng paa at pagkakaroon nito ng mga daliri. Mapapansin din ang inyong mga alagang buntis ay lalakas na sa pagkain sapagkat kahati na nila sa nutrisyon ang kanilang mga anak. Kahit ipinapayo na dagdagan ang pagkain nila upang maging sapat ang nutrisyon na kanilang makukuha. Sixth week, day 36 to 42. Makikita nagsuka ang aming mommy winter dahil sa hormones. Tulad sa mga magulang natin buntis, nakararanas din sila ng morning sickness. Kaya't mapapansin ang kanilang pagiging balisa at madalas na pagtulog. Patuloy din ang paglaki ng kanilang mga puppy sa loob ng kanilang tiyan. Nakasalukuyang nakasara pa ang mga mata hanggang sa 12 araw ng kanilang pagsilang. Seventh week, day 43 to 49, makita ang paglaki ng utong or nipple ng inyong mga alaga sa linggong ito. Mapapansin din ang paggalaw ng mga puppy sa mga gilid at gitnang bahagi ng tiyan nito. Maririnig din ang inyong mga alagang buntis na umiiyak or umuungol dahil sa hindi komportabling nararamdaman dahil sa bigat ng mga puppy sa kanilang tiyan. Kaya't makabubuti ang paghahanda ng kanilang whelping box kung saan ilalabas o ipapanganak nila ang kanilang mga supling o anak sa lugar kung saan sila magiging komportable. 8 week, day 53 to 64. Ito ang mga araw na posible na lumabas ang kanyang mga puppy. Mapapansin ang pagiging irritable at pagkutkot mga bagay or pagdinesting nito sa kanyang whelping box. Isang sign kung saan ay ready na itong mag-labor 24 oras simula ng kanyang pagdinesting. Makabubuti ang pag-check ng body temperature upang makasiguro na maaagapan ang mga pangailangan sa panganganak ng inyong mga alaga. Makabubuti rin ang pagpapa-ultrasound upang malaman kung buhay ba ang mga puppy sa loob ng kanyang katawan at x-ray upang malaman kung gaano karami ang mga puppy na inyong aabangan. Mas makabubuti rin isang guni sa pinakamalapit na bed ang inyong mga alaga upang mabigyan kayo ng dagdag kaalaman sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kanilang pagbubuntis. So dun po nagtatapos ang ating 0 to 64 days sa paglilabor ng aming Mommy Winter. Hope na may natutunan po kayo sa aming video. At kung gusto nyo pa pong matutunan ang tamang pag-alalay sa tamang panganganak at pagpapanak ng inyong alaga, ay mapapanood po sa next naming video. Kaya huwag pong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video ng aming i-upload. Muli po, kami po
ang inyong ka-animal hometown na walang sawang magbibigay ng tamang kaalaman at wastong paraan sa pag-aalaga sa inyong mga mahal na alaga.